My name is Gabriel Silaga Jr. Ginawatra kong junior na aking father. Unang-una, I really thank God dumating ang Santi sa akin kasi I've been with corporate sales before. All my life, I'm in sales. Somebody introduced me into networking. Sabi ko, wow, ito pala, ang dami, ang ganda ng kitaan. At ang dami kang matulungang tao. So, that was the time na talagang sabi ko, I think this is really a great industry. Nag-pray talaga, I really pray hard. Sabi ko, Lord, give me chance talaga to find the best company. Hindi ko alam, I don't have any idea about Santé kasi taga Mindanao ako, somebody called me. Inistudyahan ko, I studied the opportunity and I made the best decision in my life. And thanks God, ang daming taong yung nilapitan gumaling. So sabi ko, wow, ito hindi to chikaula lang na company. The product, amazing, 37 times mentioned sa Bible. Recognized by science as the most nutritious of all plant foods. Kompleto siya, it's called superfood. So, kailangan niya sa ating katawan. Kasi pag physically fit tayo, we're okay, we can be the best. Ito ang kagandahan sa Santé dahil design na talaga siya for us to succeed. Trinabaho ko, pinag-aralan ko, thanks God, modesty aside, ako po ang naging unang car awarding. Nakuha ko na rin yung aking new Santé house. Maraming mga tao, kapwa natin Pilipino, pagod na tayo sa hirap. This is really the breakthrough we're looking forward na ito ang dapat bawat Pilipino gagamit ng ating produkto. At the same time, nag-enjoy tayo sa mga benefits. Kaya I'm so thankful unang-una taga kay God. And to my partners, I don't say they're my downlines, they are my friends. Let's be part of the solution rather than becoming part of the problem. Know your purpose in life. We can be dignified, committed, honest, bold, and successful person na kailangan natin sa bawat isa. Yun ang design ni God sa atin. And happy life, syempre. Since 1987, napunta ako sa Pasig. Pumasok ako as a boy sa isang garments. Tumagal ako ng almost 18 years. Doon ko nakilala yung misis ko na nung time na yun, may sakit na yung misis ko. Diagnosed sa kanya ng doktor niya sa lung center is punggo sa baga. Kahit anong try niya lang ang mga synthetic drug, hindi siya napapagaling. Nag-abroad, naging full-time sa church, yun yung mga naging work ko. Pagbalik ko sa galing Saudi, may sakit ako. Noong 2011, napunta ako sa Santé as a driver ng isa sa mga director natin. Yung manugang niya mismo ang kumulit sa akin para bilhin yung package nila na Santé Barley. Yung anak ko naman noon, mayroon siyang back pay, pambili niya ng cellphone yun, na ayaw pa niya ibigay sa akin. Sabi ko, bibili ko ng gamot ang mama niya. Na hindi ko akalain, yung 4,000 na yun yung magbabago ng buhay namin. Dapat babalik pa ako ng abroad. Pero nung time yun, kinukulit ako ni Mama Net. Sabi sa akin, huwag ka na mag-abroad kasi yung binili mong package, may susi doon eh. Tuklasin mo kung ano yun. So, nakinig ako sa kanya, inaral ko yung business, huling baraha ko nito. Edad ko kasi na 46. Anong papasukin yung trabaho? Kung baga yung Santé, total package sa sa'yo. Once na mag-take sila ng barley, sila na yung magkukusan na magtanong sa'yo ng business. Ganun kaganda yung produkto. Kung sakitahan naman, sobra, magsasawa ka sakitahan. Basta sipagan mo. At ang pinakamaganda dito, ang sikretong naaman ko talaga dito, huwag kang tumigil. Paniwalaan mo kung ano yung nakita mo, paniwalaan mo yung, kung ano yung meron ka sa sarili mo, at kung ano yung pangarap mo, kukunin. Sobrang ganda. Dito sa Santé talaga, in-encourage ko ang lahat na gawin ito. Ako si Giovanni Flores, taga Mindanao. Noong 4th year high school ako, namasukan ako bilang tagaluto sa pikirin ng uncle ko. Gusto ko talaga mag-aral ng kolehiyo. So dahil sa mahirap ang pamilya namin, kinaral ko nalang yung bakery, almost 8 years ko pong ginagawa yung trabaho na yun. Nag-join ko ako sa kumpanya na to dahil po sa produkto. Yung papa ko kasi nag-dedre din almost 1 month kasi nasira yung kidney niya. Dahil po sa barley, 1 week lang po nakatayo yung papa ko. So doon ko nakikita na maganda talaga yung produkto. Sabi nang nag-invite sa akin si Upline Gabby, i-try mo yung negosyo. Ginawa ko itong part-time almost 1 year and 2 months. Nag-attend ako ng mga trainings, kasi yung mga magulang ko, tutol talaga dito eh. Mabubuhay naman kami doon sa lugar namin kasi meron kaming 7 hektarya ng lupa. No? I believe na kung ano man ang buhay
kung ngayon, yan ang desisyon ko 5 years ago. Kung hindi ako magsante, hindi ako makasakay ng aeroplano. Kasi first time ko lahat eh. Mayroon na akong bahay at lupa. Mga gadgets na pinapangarap ko dati. Nakabili ako ng sasakyan, cash po yun. Dream ko din dati na gusto ako mag-abroad kasi maraming pera. So dito sa Sante, nagpunta kami ng abroad na hindi nagtrabaho, na masya lang. Huwag na kayong magduda pa sa kumpanya, sa marketing plan, sa product. Kasi ako po ang living testimony, ordinary person naging extraordinary. I am blessed kasi isa po ako sa pinakabata na naging part sa Executive Millionaires Club ng Sante. So ano man ang narating ko sa buhay ngayon sa Sante, kaya niya ding marating. Sabayan niyo na ang Sante International. Kala ko nun, pagka masipag ka, kayaman ka na talaga. Asenso buhay mo hanggang sa nagkaroon ng retrenchment sa trabaho namin. Ngayon, 2009 yun. Tapos, nung dumating yung 2010, na-diagnose yung misis ko ng breast cancer. Pagdating yung 2011, umuwi siya kay Lord. Tatlo yung anak ko eh, na maliliit pa. So, sabi ko na lang, Lord, ikaw ang nagbigay sa akin ng mga anak na to. So, bigyan mo ko ng pagkakakita para mabuhay ko to. Dumating yung isang kaibigan sa bahay. Sabi niya, bro, may business tayo. Eh, sabi ko, kailangan ko yan. Magdadamo tayo. Nako, sabi ko, delikado tayo dyan. Nung nalaman ko, totoo palang damo, ano, barley grass nga pala. Nabanggit niya sa akin, network marketing yan, ano. So, pagkaalam ko, network marketing, kakausap ka ng mga tao, di ba, magbebenta ka, so on and so forth. So, paano ko magagawa yan? Eh, bantay bata ako. Nagawa ko siya online, sa bahay lang. So, ganda nga ako, pinost ko siya sa Facebook, yung mga gumaling, like si April Boy Regino, di ba, gumaling ng prostate cancer, diabetes, high blood. So, sabi ko, ang daming tao may sakit ng ganyan. Tapos, sa sulit, sa YouTube. So, after 3 months, medyo kumikita na ako, no? Naka-hire na ako ng kasambahay. So, after 2 years, nagkaroon na ako ng Montero, sports car. Ay, hindi ko hinagap din sa sarili ko yan. Magkakaroon ako niya. Kasi 14 years ako empleyado, bisikletang bulok, hindi ako makabili. Kasi yung sweldo ko na 15, pambayad na nga 30. Sweldo ko na 30, pambayad na nga, puro utang. Kahit sino ka, parang movie lang yan eh. Pwede mong gawin to at pwede kang umisenso. Depende yan sa paniniwala mo. Kasi nagawa namin, nagawa nung iba. Ang sabi ko nga, nagawa nung iba, bakit hindi ko kaya? Kaya kung ako sa'yo, tuwing ka na, usap tayo. Oliver Sagawinet, 24 anyos. 11 kami magkakapatid. Lahat kami hindi na nakapagtapos ng pag-aaral. Nagsimula ako na magtrabaho at may age of 12. Gumigising na ako ng alauna ng madaling araw. Titinda ako ng asin, bagoong, habang puyat, papasok sa school. Pagdating ng alas 4, alas 5, balik ng palengke ulit. Alas 11, may karapatan na ako matulog. Almost 8 years. Araw-araw ganun. 19 ako, doon ko na-discover yung mga sakit ko. May ulcer na ako, hirap na ako sa pag-ihi, may sis ako sa babang braso ko, dumudugo pa. At ang pinakamalala doon yung araw-araw sumasakit ng ulo ko dahil nagkaroon ako ng memory gap. So yun na yung bayad ng 8 taon kong puyat. Buti na lang, yung bayaw ko mismo at saka yung ate ko, sila yung nakatuklas nung produktong ininom ko. Nagulat na lang ako kasi bigla silang dumating. In just a matter of 1 year, nakapajero sila. Ano nangyari? Dahil sa ako mismo, tiwala ko sa kanila. Pinagkatiwalaan ko yung produkto. And yung pinakanegosyo mismo, inintroduce sa akin. Sa akin parang milagro eh. Just a matter of how many months lang. Nagulat ako kasi talagang lahat ng problema ko sa katawan natulungan dahil sa Sante, nabigyan ako ng bagong buhay. Na-transform ako as a total package talaga. And 100% pwede rin mangyari sa'yo. May negosyo akong pinasok, kaso 2010 bumagsak, milyon ang utang ko during the time. Eh wala naman akong daytime job, so wala akong inaasahang sasahurin kinsenas katapusan,
And then may nanay pa akong pinapagamot. I have to spend 12,000 a week para sa dialysis niya. And then kapapanganak lang ng misis ko. So just imagine gaano kami kagipit pagdating sa pera. Last quarter ng 2010, sabi sa akin ng ninong ko sa kasal, "Jun, since hindi naman nag-workout na yung business mo, ba't hindi mo subukan ng Santay?" Then pinaresent nila sa akin yung produkto, pinaresent nila sa akin yung marketing plan, pinasok ko siya. Ang nakita ko kasi sa Santay, unlike doon sa traditional businesses ko, pwede ako magsimula ng maliit lang ang kapital. Dati lagi namin pinag-aawayan ng pera, kami mag-asawa. Kahit ayaw namin, pero yun talaga eh. Kasi nai-stress ka sa problema sa pera, so talagang pag-aawayan mo. Pero ngayon iba na. Ang anak ko ay na-enjoy niya yung mabubuting bagay. Nag-aaral siya sa magandang school. And then, because of Santay also, no, yung mga travel namin, libre na. In fact, lumalabas kami ng bansa, no, thrice a year. No. Yung pera ay hindi na namin pinag-aawayan. Pinag-uusapan, pero hindi na pinag-aawayan. Right now ba, are you living your dreams or just living your life? Halos lahat ng tao may pangarap. Pero sad to say, karamihan sa kanila, they are just living their life. Alam mo yun, parang wala lang choice kundi mabuhay. Pero ito yung good news ko. With Santay, you have the chance to live your dreams. Ako dati ganun lang din eh. Yung buhay ko, survival. Pero as of now, I am living my dreams.